guys, ituturo ko sa inyo kung paano ka nakahintok. So kailangan para mapapansin ka, ayan, nakahazard. Hazard, so yan yung makikita mo yan dito, nagbibring si Bela, nakahintok ka sa isang lugar. Ayan guys, ayan, para madali ka makikita kung mayroong ibang driver na dumarating o kaya pasalubong, alam nila nakahintok ka at nakahazard. So yun guys. At ito naman, sa bandang kanan, ito yung para sa wiper. So pag itinulak mo siya pag ganon, so kusa siya nag-under kaya tapos namamatay. Pag inu-on mo naman siya, pag ano niya niya, yan naman na siya. Isang beses pag tinulong mo siya tuloy-tuloy, mas mabilis tutulak mo siya, mas matagal, mas mabilis siya. Ayan guys, ayan sa mga manual. Tapos pag naka hambrick ka, ayan yung ilaw ng hambrick. Ayan, yung isa ito, ito. May pula na yan. So yun yung guys, sa mga baguhan na nagda-drive, car stereo niya. So, hindi ko inubuksan kasi papangit ng mga ano, mga tuktok. So, yan lang guys, kailangan yung dalawang side mirror mo, yung titingnan mo dyan kung diretso yung buhit sa likod, ibig sabihin yung diretso yung kulong mo. Tapos kailangan naka ano itong manabila mo, so naka-stretch siya. Sige, naka-diretso yung ano, yung dalawang gulong mo sa harap. So pantay siya, pantay. Kailangan pantay. So yun yung ano, tama para din sa pag-overtake naman guys, kailangan pag nag-overtake ka laging kaliwa. Huwag kang overtake ng pakanan. Otherwise, kung walang ibang sasakyan, at kailangan sigurado ka, dahil maraming mga driver na hindi alam kung paano mag-overtake, at tansyahin mo yung takbo nung overtakean mo na kaya mo siyang lalampasan. Kasi baka mamaya ayaw magpapa-overtake sa'yo, binibilisan hanggang hindi mo mapansin mayroon ka palang kasalubong. So yun, nagkakaroon kayo ng disgrasya o kaya magkabanggaan kayo. So kailangan lang guys, sa pagnganiho, gusto ko rin may share sa inyo yung lalo na sa kalsada, lalo na pag traffic. Karamihan kasi pag traffic gustong mauna, so kailangan didiretso lang yung ano mo, yung takbo mo, yung sinusundan mo, diretso ka lang. Kasi karamihan gustong umu-overtake eh, hindi mo alam mayroong nagagalit ding driver na sa likuran mo na gusto rin nagmamadali. So ganoon lang guys, at para maiwasan yung sagutan sa gitna ng kalsada. So karamihan kasi sa ibang mga driver kasi yung iba ayaw magpauna. Gusto nila sila ang pinaka-dabis talaga, unawain mo na lang kung talagang ikaw talaga ang driver na professional. So dapat unawain mo yung mga ibang driver din. Hindi yung porkit nusiga ka sa kalsada. Karamihan na sa mga nangyaring ganun, yung mayroong binabaril dahil nagkasagutan sa kalsada. So lagi yung tatanda na guys, kailangan lagi ka magpakumbaba. Napakahirap kapag ano, ang iba naman nag-aaway, nagsuntukan. So yun, nagbabiral. Gusto mo magang maging ganun, maging viral ka rin. So huwag ganun guys. Kailangan lagi kang magpakumbaba, lalo na sa trabaho, driver.
Okay lang guys, marami pa pong video na gustong gawin para doon sa mga gustong matutong mag-drive, yung mga baguhan na doon sa mga professional talaga, kung mayroon kayong gustong comment o suggestion para naman may bahagi din natin sa mga gustong matutong mag-drive. Okay guys, maraming salamat at mabuhay kayo.